an expression of our love for God. So wala ka niya kinalaman ang religion din. Wala ka niya kinalaman ang pagusto-gusto din. Ang option din. May kinalaman niya kanya sa atong gugma sa Diyos. Eh kung palanggap mo ang Diyos, so hindi mo makakas ng tutukon siya at pakitaan sa pag-uwi kung hindi manamit. Amen? Amen. Ang tutulong nyo papalanggap, you are expressing mga kauturan to the one you love, you admire, mga kapatid, holy with yourself. Amen? Malinis? Patindong ang tinutuyo? Hindi mahiko ang tinutuyo? Hindi nilangapangan? Inexpresar ang matutuod ng unod sa kaliuso. Okay? Amen? Pinapatuhoy sa inyo ang pinapalangga. Eh kung palangga na ang Diyos, mahingin natin siya magpakitaan sa mga bagay na hindi na namin sa iyo itulog. Amen? May duwag po tayo na natuuran. Okay? May duwag ka tao nangalapag yung aspect na tarapin mo na lang sa Diyos. Dati ko nga yung number sa kaibigan. Number two, sa Diyos. May mga natin ang buta, kaya ako na yan yung number. Okay? May mga natin sa slide, mga natin. Kapag mo, may tarapin mo na sa kaibigan. Kung nga ka mga kaupulat, gusto ko na nga itumba sa kaibigan sa Diyos. Naman, amen mo ka, wala sila. Na-engage sila sa inyo. Naman, kay matahog na ikaw, pinipiwa, ikaw sa Diyos, na napakamatahog ikaw, nalalaman sa tayo sa Diyos. Inaw, na-engage sila. Napakamatahog ang ina, tulos siya ka, nauwi ka. Kamote, wala sila sa kinikiya, mayroon ka. Amen. Napapansin nyo ang text na, hindi ba yung anila sa Diyos sa bayo at kapote? Nagilagayang natatumulim ang ready for the marriage sa dala. Naghahanda kita sa kasal. Anong kasal? At pagkaman na doon ang Panginoon, kasal kita sa Diyos, patrato. Okay? Mga kapatid, kaya nagtrato kita sa Panginoon, ang sa kanilutan. Kaya mga kapatid, praise God. Ano ang ako na ginagayang sa kabuhin natin? Ano ang ako mas pinapili? Mga kapatid, ang makbis sa kalimutan, makbis sa Dino. If you please, walang iwada, pero masakit lang, may sari. But if you please God, mga kulturan, praise God, it is worth it. It's my faith. Kung nalangakit at nagkabuhin ka sa pagpo, mga kulturan, praise God, nahumukon ang Diyos na. Pag may pagdari na sa mga masuhin na lang ka, pangita sa iyo, o maalagang sa iyo. Now, this expression, mga kaupuran of our love for God. It is not, mga kapatid, a religious tenet o human foundation o doktrina na dinimutan sa dito o sansang tao, mga kapatid, praise God, kundi mga kaupuran, ang kapadalan dito, mga kapatid, praise God, ay mula sa ating Panginoon, salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God, it is, mga kapatid, divine prerequisite. Praise the Lord. Number two, holiness is a matter of the heart. Mga kapatid, kapag ako kung naman mga Kristiyano na hindi ka sulod sa pagkabalaan, inward and outward, hindi pa rin siya kaya sulod. Amen. Eh kung sakto naging suot na ito, wala lang kayo problema sa pagsunod sa Diyos. Tanan, may mga suot sa Diyos, wala problema. Kung eksakto naging suot na ito. Nagamatagin na sa heart na ito. Okay? Praise God. Kaya kung naging suot mo ay anamana, mga kauturan, praise God. Torn between two lovers, mga kauturan. Nang alam ang klaseng pagkalaga sa Diyos, sa nakalang ang klaseng pagkalaga sa Diyos, sa nakalang mga kauturan, praise God. Hindi ko magawa ito, mga kapatid. Praise God. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Number three, holiness is a measurement of the depth of our commitment to God. Ang mga pumilit lang ng mga nalagalit sa Diyos,
ang siyang nakagawa. Amen. Isang pagkali ang mga kumitid ng mga tao, isang nagpantay, nagpapakyas pa. Pero mga kautoran, ito kung nagkumitid ng mga tao, nagpangalagay sa Diyos. Mga kautoran, praise God, hallelujah. Dira lamang mga kautoran, nila patapos mga kapatid ang kataan sa kanilang pagsunod. Mga kapatid sa katalaan ngayon, ito sa kapatid. So, the Lord our God. And the next, holiness is a desire to be God. Sa handlong ng Diyos man, kaya ba handlong na kas kapuya, basta magbibu lang ka, ano kita? Amen. Hindi tapos sa mga Diyos man. Kung sa iyo man, hindi ka gusto ng Diyos, hindi ka gusto ng Diyos. Amen. Ay kung gusto mo niya magpakalakot ka, hindi. Hindi ang mga pagsasalamin siya, mga nagkakulat. Or to imitate the very nature and character of God. Mga kapatid, this is the most difficult aspect of holiness. Mga kapatid, ang i-imitate mo, ang tabiangin mo, ang sundin mo, ang nature ng Diyos na ano? Pagkabalaan. Diyan ang isang matatambal mo, pagpakabalaan ka mo kay ako balaan. Okay? Amen. Ang muna yung pinakabulay ng aspeto sa pagkabalaan ng nature sa Diyos, may katulad. Okay? May gusto natin nila sa ating teksto, we shall be like you. Hindi niya siya natin. Pero di ba natin alam kung paano? Saktang pinapirify natin ang ating kawalingon, mga kautorat, tira ang ating mag-iipa. Mga kapatid, ang ating langin, future sa kapan ng ating Panginoon. And so, makikita natin na it is a workable, mga kautorat, based on process. Na our part. Ginatrabaho natin ini. Kaya kung hindi kaya gusto mo pagkilo, no? Mga kaugulan, hindi ko gusto i-purify mo ulit mo at patos sa pagkalaan. Hindi, mga kaugulan, hindi na ako makita ang mga kusunos. Okay? Okay, hindi ko kayo mo sa inyo na bad, mga kapatid. Okay? Pagin mga kong ako, tapos ng talimutan, buwas na na, bakit at pang nangyari? Una pa lang na, mga kapatid. Amen, ang pagtuo, pagbato, una pa lang na. Okay? Kaya harapang pagkabuhi, may kaling pagbato mo sa iyo, katulad sa mga awat sa cross. Okay, so mong hindi na ka, kung takal sa kapatid na yan, kailan na? Eh, pero kung nalang pagbuhi pa kita eh. Mga kautorat, dahil ko may ginsulat si Pablo ng mga epistle para sa mga Ingles na nagpunta niya, para sa mga anak ng Diyos, para sundot ang ikabuhi sa mga anak sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Holiness is inward and outward pure. Amen. Ito ay kasunod, kasasakwa, na pag-iing dahil sa mga kautoran. Kabuhi, mga kapatid, kasunod, kasasakwa, kapagkabuhi sa atong ginong mga kautoran. Praise God. Now, mga kapatid, bilang mga nasa Diyos, it takes a lifetime to achieve spiritual maturity. And so therefore, mga kapatid, kapag ito ay lifetime, mga kapatid, mga kapatid, ang process ito ay napakahapag. So doon na sa Diyos ay nagkakari, hindi pa siya dumarating, napakahapag ito na ating mga kapatid, praise God, pupunuhin ko sa nakalupan, no? Mga kautoran, magagandaran, malugay-lugay ini, mga kautoran. Subusa, kung ikaw ay genuine na klaseng sumunod ni Kristo, what you are going to do, mga kautoran, in this lifetime journey is to pursue holiness. Amen. May mga Kristiyano sa iyo, sir, ang ilang pursuit sa kabuhi, mga kautoran, ay hindi pagmamita kulad ni Kristo. Okay? Wala sila nila pursue sa pagkabalaan. They wanted mga kautoran ang life, a simple kind of life, mga kapatid, pag sinasabi natin, simple kind of life is a worldly kind of life. Amen. Kapuhin na
makalimutan mo mga kautoran. You are not either to manage God, hindi ka nang malamig, that you are just a simple, mga balik-minded man of Christian. So mga kautoran, praise God, pagiging mature, mga balik, praise God. Amen. It is a lifetime, mga kautoran, praise God, na para ma-achieve natin, mga kautoran, ang spiritual maturity. Because, mga kapatid, only mature Christian, everyone say mature Christian. Mature Christian. Ang mga mature na mga Kristiyano, ang siyang ay ligtas na pagunawa, pagabuhay sa pagkabala. Amen. Amen. Ang tawag nyo lang, mature na mga Kristiyano, huwag sa ilang kumulat ang pagkali para pagbubi. No? May ilong kumulat ang pagkali, may ilong kumulat ang pagkali, may ilong kumulat. Kapanood mo ang pagkalpal na buhig na balaw ka. Sino din yung longo? Kapagalpal na ang rasta buhig. Sino mo? Wala kang Diyos. Parabaran na buhig. So muna nga kung tatay, obra ko nila pinagdahan sa balay naman na kawayan. Amen. Habi mo tutuntutong, habi mo mga kulturan, nagapag kagayang sila, pero baka yung panang labuhay sa ito. Hindi tayo kalayo mga kulturan magbibensya sa ilan yung klima, naging tako. Amen. Hindi tayo kalayo magbibensya. Amen. Amen. Nagasunod lang sa Agos. Kung hindi itong Agos, masunod na lang siya. Kung dito makapalipay sa mundo, masunod na lang siya, kapalipay na lang siya. Amen. Amen. Naman, ang puso niya sa kapuli, ang mga kaputuran, ay hindi mo naman po siya, hindi mo yung Kristo, kapag yung sabi na, nalimutan. Pagpunta ka, Lord, pero, don't pakialam. Hindi ko si Kristo. Kung ano gusto ko yan, para ano kaya magsunod ako, ito naman yung gusto-gusto mo. Bakal ka lang eh. Hibok ka Diyos. Dalagari. Amen? Amen? Amen. Hindi ka gusto nyo pagpatundo. Bakal ka lang eh. Kung bakal ka Diyos. Ito dapat ka nabibya ko. Nanuli. Amen? I-emphasize natin ang pagkabalaan. Kaya ano na ito? Listen. Church, sabi nyo kayo nagwa ako sa UPC, ano nyo, makapusto na ako? Never. Bindu ka kita sa katotohanan, magkatapos tayo sa katotohanan. So, ginuin, ang matutuot, ang ginuin ha, hindi pingpong na mga sumunod din sa umarap sa Diyos, always pursuing holiness. Because this is their life. Amen. I want to see the Lord. Man, ang pinapurso natin muna, ang muna dapat ang ipasan natin muna, hindi ang magulang na pwede madali, maligtag, maguha, makutan. Ang muna dapat ang ipurso mo. Na ipasan natin ang pagkabalaan, pagkabataan ni Kristo sa kabuhi mo. And so, you are know, mga kapatid, pag ikaw ay bisan ano pa nila ang inyong amyan sa kabuhi, bisan ano pa mga pagyo mga balon, ano pa mga kautulan na majority sa inyong pagtuo, sa ibang kandutrina, hindi ka maligtang because mga kautulan niya, you have now come to the process of maturity. Eh, kapalaman mo ang Israel, dalawa lang ang nakasunod sa promised land out of 2 million. Because on the process time sa wilderness, ay wala na kapasang tanan. Akayos lang lang. Naman,
ang una nila problema, inward holiness, reklamador, reklamador, reklamador. Para yung tatlo kaputang areas ng inward and outward holiness, there are three areas na kapura. Number one, na dapat natin bantahan, bantayan, the way we look. Okay? Ang mga kapatid, praise God, pagtulog sa mga tao sa aton, praise God, sa aton mga kapatid outward. Para namin, di may nagpapang nagdaragdami tabla, mga kaoran, just to tell the world. Kamayon? You know, I am this, I am this. I am beautiful. You are alluring the world. You are competing the world. Huwag warang haram na kasi masakasahan kita. Gusto ko niya. Amen? So the way we look, everybody say amen. Amen. The way, mga kapatid, we speak number two. Ano ba lang mga nagawa sa bilik na ito na? Amen. Pagkainisa, pagkabawayayaw, kainit, sinuwa rolinis. Mga kapatid, and the way we act. Tatlo ko tayo, tatlo ko step. Paano kita mag-respond sa atong akit? Paano kita mag-respond doon sa mga nakikita natong sa tura? Mga kaupuran, pinagaya ba natin? Amen? Kapag pumulog ka, manapumulog ka man? Praise God? Kapag kutsain ka, mamalos ka man? Mga kaupuran, praise God, hindi ka magumasa sa pagkabalaan ni Lord. Amen? Sabi ng ating Panginoon, mapalala ni Napil, ha? Amen. Totoo na siya. Kapag kailangan ni Napil ka, ay kung ang Diyos mabalos, ubo sila na. Amen. Mga kapatid. Alright. Sa mga kapatid, holiness is an inward, mga kapatid. O di, the three aspects is inward and outward, mga kapatid. Praise God. So, mga kapatid, a given power of this life, so it's pursuing holiness without ever fully arrive. Hindi ba tayo karating? No? Hindi ba tayo karating? Alright? Kailangan ko sa Manila, kailangan may pasat ang pagkabalaan ng pagkatawag ni Kristo. Ang managali ka sa Bili Kristo, una hindi ba ang pagkari ang pagkamatawag ng pasat? Pagkari ang kayo. Kaya what's ang pagkari ang kayo? Ay nyo ng lahat ng mga pagkari. May pagkulang ba na kayo? Eh, kaya kung matipta, kapag kaya lalo, hindi ka nang magbibig. Kaya may paglaban ka na mo. Napasakit ka rin sa pagkabalaan mo. Napasaran ka rin sa pagpapalaan. Kahit kung wala nalipustahe ka, wala mo kaway ka na nalabalos. Because, mga kaupuran, praise God, counted ka na sa pagpapalaan at pagpapalaan ng mga kaupuran. Now, nangarap natin yung praise God, kadali na niya magbaging Kristiyano. Kadali na niya magwas. Amen? Amen. Kadali na. Kapag sinunod ng tao ang Acts 38, that is, mga kapatid, praise God, hallelujah, the main, mga kaupuran, verse. As an apostolic, huwag nyo kakalimutan niya. Iyan ang tatak apostoliko sa araw ng Pentecostes. Marami ang naluwas sa pamamagitan ng pagsunod sa Acts 2:38. Instantly, mga kapatid, praise God, instantaneously, buhay ka mangin anak ng Diyos. Mga kapatid, praise God, kung imo susundin ang Acts 2:38. But, mga kapatid, itong maha, mamabibubes ka buhay nato, mga kapatid, praise God. Really knowing God and living a holy and righteous life in developing our faith is a gradual process in a lifelong joy. Amen? Dali na yung magbatong sa inyo ko, right? Pero yung magsunod na sa pagkakataon, pagpapabuhin na sa pagkakalaan, ayaw na. Amin mo lang na nalagay, ha? Amin mo lang na nalagay, ha? Sa pagkakataon? Ang old nature. Hindi ba lang daan ang diyo, ay mabala ang derby o nana, ang unod mabala na nahulog sa pagkakasama.
Amun ada di negara kita, kita intik kalau sudah berat. Intik kalau nggak dia, kalau nggak mengalihkan. Intik karena kalau nggak tahu, intik karena kalau nggak dia sudah tahu. Dikenakan ke Indo, dikenakan lebih harus dikenakan ke Subak. Amun ada ayam sebelumnya. Amin. Berkat demi amimu, nah. Betul. Nah, berarti. Ya, mana ukuran Kristus? Maksudnya juga yang akan dilelok ke pengadaan. Mana ukuran? It takes. Mana berarti time to be whole. Serta tidak ada dari Kristus Dios. It's a lifelong process. Ya. Bukan sama ini. Bukan sama bukan tadi. Kalau mau beli buat, kalau mau pakai, kalau mau pakai, kalau mau pakai, kalau mau beli serius sekat, mana tahu berat, mana tahu berat, mana tahu berat, karena dua paksa, kan? Mulai berat dari semua paksa, kan? Apa yang paksa? Dan si Nuhani? Di Samsung dua paksa. Tidak pilih dua paksa, barang ini yang sekali bisa mau serius. Bisa berat, kan? No? Mana tahu berat? Serta baik aku ini, kalau saya tidak sudah tahu itu semua arti. It's a grace of God. Maka kebahagiaan of process is our pengaturan dalam dunia life of God. Especially in the way of holiness and the righteousness. It takes a jauh natin madaliin. Okay? Sa mga matatagal sa Panginoon, kung may mga bago, mga Kristiyan, huwag mo naman hindi kagagagal. Wait, hindi naman Kalau kita berada di rumah, berat Manchester, jadi di mana Manchester, jadi orang luar Manchester ini. Oh, bila pertamanya pun tidak pakai, pun tidak pakai tangannya kok. Pakai di Indonesia, tapi sebagai juga ini badannya kok ini suntuk, ini terus tipis. Jadi berat, susah di dalam maksud dan maksud Indonesia. Termasuk tadi dengan apa tahun kan, apa tisu. Lebih kumpul anak usaha, madami ka tubig, maukman. Hindi rin ako sa tamang kung nakakabit sa mga dami na ang mga ibigo. Ah, nangangawala. Pagdadami, wala ko na kayo sa sabi. Doon ako maan ko. Ano naman? Okay ba ng wits? Okay ba ng pinipili? Okay ba na? Ang problema sa akin. Pero yun, kaya mo tinihon ko kayo, okay lang. Hindi ka magsandyo kayo nagawa na yung korpuhan. Hindi man mo, ako malawas ang pinagin mo. Kami man ako, Diyos. Hindi naman. Kaya sa malakala ko naman may kustali, kinagawa na ako sa nagdala sa akin. So, pwede rin ako pa nila. Okay lang. Hindi na ba niya? Hindi ka lang yung kitsit. Bakit? Ano niya? Ay, nakaya ako. Ay, ano ba? Sino? Yung sister na ako. Sabi mo. Ganun talaga. Alam mo, sabi niya, kailangan talaga ako yun eh. Ang website natin yung mga ito ang mga requirements na dalawang pasaro. Sabi mo, huwag pinaliwala ka ng mga apat. Maganda sa mga. Eh, kaso lang, i-review ka ng rap-rapi. Gandaan po natin ah. Huwag natin bibigay ang bawat detalye ng bago. Okay? Nami-nami-una na ako ng pag-umpan. Alright? Kaya hindi na naman balik. Kasi ang pinakamagulay na bagay sa pagkakalala sa nino, yan ang pagkabalaan. Because it touches all our aspects. Batasa, inward view, and upward. Hindi kaya gusto mga kalaman nila? Amen? Kailangan na, natayan na sa katuloy ko pang ito, dapat yung magawa, manakasyon, nakahuba, kaya hindi ko sa isa. Tama? Gali, kaya may nakasaway sa iyo,
Okay? So, mga kapatid, nung sinabi sa kanya, napinsultongin na lang po, may napinsultong. At ako sa mga kapasensya, so, brada, eh, gusto lang kita na maligtas, eh, sabi ko, yung mga sa mga kapatulog. Alright? Palapagat po natin ang ating pangyayon. It takes time to be home. First, we don't want to see me only, for I am holy. Amen. Now, praise God. Kita po tayo mga kapatid sa mga verses. Holiness is nangangatawalan. Worship. Ang pagkawalaan ay ang pagsamba natin sa Diyos. Kapag Diyos ay pag-present. We do not present our body, soul, and spirit nangangatawalan. Praise God. Reversely. Ang ibig sabihin, i-present mo ang imong katawan ng mga kapatid. Pero ang mga ginagawa mo inward and outside the church ay galing. Kuha niyo mga kapatid, mga kauturan. Kaya ang pagkabalaan ay pagsamba natin sa Panginoon. Paginhambay pagsamba, mga kauturan, praise God, in spirit and in truth. Sa sunod, sa katotohanan, pag-ipusohan, katotohanan, pag-sincere, presenting ourselves. Now, sinin ng Psalms 29 verse 2, give unto the Lord the glory to unto His name. Talayan ang Diyos sa kayayaan, dapat-dapat sa iyong pangalan. Okay? Natapos na, mga kapatid. Worship the Lord, sabahin mo Panginoon sa katahong sa ano? Pagkabala. Amen. Now, here's the question, the big question. Paano yung pastor? Mga nagalit ng songs, nagagipi, nagasipin tags, pero nakasanto, butas-butas ang pantanon, nagalit ng worship. Kahipi, hallelujah. Ano yan, pastor? Nakikita niyo siya dito, kikita niyo sa mga kita rin. Nagalit ng worship, nakasure. Naka-t-shirt, naka-sinyas. Nag-a-init, nag-upus-pus. Kaya nang init at sinyas niya. Nakakulang pa sila sa aming buwan pa. May craving by the soul. Ano ang init at sinyas niya? Nangangapit. Alam niyo ba na lang ang ibig sabihin naman? They are ignorantly worshiping. Nangangapit. Sino ang dapat kasunod? Yung pastor. Wala yung problema sa Diyos ang nagpaparapit sa iya. Wala yung problema sa Diyos ang nagpapahawag sa iya. But the matter is, the one who is informing you of the truth. Ang nagdala sa iyo mo, kung hindi ka natuhanan, yan ang nilalabasan. Alright? Bigyan mong Diyos na may kayangarapan dapat sa alam niya. Anong gagawin niya? You are presenting your inward and your outward holiness, your body, your soul, your spirit. Kisa pa yung mga Panginoon na natagulang, praise God, ano na itsura mo? Umiyak na lang problema, hindi ka na natagulang papatayin ng Diyos because we are now in the dispensation. But, una sa Testament na, patayin sa rin. Hindi nila nagsindihan ang kautoran. Amen. Amen. Now, in the Old Testament, the sanctuary was called the beauty of holiness. Ito, sanctuary. Kita pa kini ang katahong sa pagkabalaan. Sa tanari nila dali, mga kautoran, dadain hati kayo ang katahong o pagkabalaan ang presensya sa Diyos. Okay, in the Old Testament. Now, in the New Testament, ano na lang? Ang araw na lawas, everybody say lawas. Lawas.
ay naging templo na ng sandaan ng Espiritu. Now, the templo ibig sa talaan ng Espiritu, mga kapatid, praise God, paano mo ini ipresenta, paano ini maghatag kadayawan, kapurihan sa Diyos kay mayaman sa Diyos? Kung templo ibig sa Diyos, sa Holy Ghost, paano mo ihatag mo ni mga kapurihan, praise God, na may pagpapuno-puno? During Sunday, you are crying to God, you are worshiping God, but if you are living, hindi ka naman talaga sumusunod. Tingnan nyo ito, mga kapatid. Labas na ito, ay nangitipo na sa President, ito ang sanctuary, building, at tabernacle. Banal na siya. Ngayon, labas na ito ang balaan. Busa, ipresenta natin sa Diyos na buhay, kaya-kaya at anak-tanggap. May templo na yun sa Diyos mo. Tangan ko po lang. Okay? Now, take all this. Ano ba yun? The highest form of worship you and I can give to God is to live for Him. Klaro mo ito ha? Salamat sa Diyos na mag-give kayo sa pagdayaw sa Diyos ng pagdating ng worship at pagdamit sa Panginoon. Mga kapatid, what is that the highest form? Ang pinakamataas na pagdaro o pagdaro namin sa Panginoon ay ang kapuhin mo na may pagkakalala. Amen. And God is a praise Lord. Praise the Lord. Maraming namin. Alright, so that is the highest form of worship. Mga kapatid, ang kahihatan natin sa Diyos ay ang pagpapuhin ng maharong pagdalaan sa Panginoon sa Diyos. Kaya tanan na magiging manapang mga kautura, praise God. Hallelujah. Amen. Kapag ito ay hindi mga kautura, praise God. Kaya katanggap-tanggap mga kautura, yung lahat ay unacceptable. Amen. May isang mga kapatid, hallelujah, preacher na nalampan sa kanyang sermon. Paano ang acceptable na ating pagsamba sa Panginoon? Mga kapatid. Now, we used to, mga kapatid, relate the life of Cain and Abel, mga kapatid. Tingnan nyo si Cain and Abel. Saan sila ay dinikwara ng Diyos na magsamba sa Panginoon? Mga kapatid. Hindi ako excited. Kung sila muna-muna, the form of worship. Anong pinawag sa dalawa, mga kapatid? Mga kapatid. Si Cain, mga kapatid, pinuha niya ito ang iyan ng mga pananong, mga kapatid, mga test, mga kuha ng pananong niya, at nagpresente sa Panginoon sa form of worship. Okay? While then, mga kapatid, ang iyan sa atin ng pinag-first class na walang sa bracket, ang botong niyang kinuha, mga kapatid, at pinatay at nagpresente sa ating Panginoon na kay si form of worship ang tinanggap ng Diyos. Kay Abel. Kay Abel, bakit? Mga kapatid, because ay pagsunod sa requirement. Ay mga kapuran. Tugo, mga kapatid. Amen. That means to say, mga kapuran, hindi niya inibig, mga kapatid, praise God, hallelujah, na maghalad, na magsapa sa Panginoon ng mga purot-purot na mga bagay, kundi mga kapuran ang may halaga pinakataas. With blood, mga kapura. Amen. And with obedience. Praise God. To the command of the Lord, to worship, mga kapatid. Yun ang tinanggap ng Panginoon. Yun ang acceptable sa ating Panginoon. Mga kapatid, pagsamba ng may pagsunod. Hindi ka pa gusto-gusto. Mga kapura. Okay? So, mga kapatid, hindi natin pwede, mga kapura, i-dispang ang pagkabalaan. Sabihin natin, walang problema, basta yung tayo mo ngayon, basta tayo nilagaroon ng Diyos, may problema ka din. Yeah. Mga pastor, ay kilala ka, hindi na naman yung balaan sa pariyo. Mangyayari na lang, yun na lang. Because you are presenting yourself as an ordinary. Walang nakahandog sa Diyos. Walang kamangguhin sa pagkabala. Nang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 
Sabi na ang kapatid ni Sam Lucas, the true essence of true holiness is conformity to the nature and will of God. Okay? Ang pinagkamalutuod ng essence sa pagkabalaan, pagkabalaan, is conformity to the nature and the will of God. Pag-conform, pag-ayon, pagsa-ayon, mga kapatid, sa nature niya ng pagkabalaan, pagsaya, kabukod ng mga kapatid. Praise God. Now, saying yes to God means determining to say no to things that offend His holiness. At sinasabi mo, yes Lord, I love you, I want to serve you, mga kaukuran. Ikaw ay isigido, determinado, na mga kaukuran, praise God, na isang tabi, saying no sa mga bagay, na mga pag, Papisod sa Diyos.